Kumusta mga ka-anime? Salamat sa bawat comment at good feedback nyo sa bawat video. Sa mga susunod na chapter ay pag-uusapan na natin ang Soul King. At malapit na din magsimula ang bagong labanan ng mga Captain at Vice Captain laban sa Elite Eastern Reader. At ito ay gaganapin sa Soul King Palace. Chapter 606, ang pagpapatuloy ng labanan nila Yuha at Ichibi. Isang pag-atake ang ginawa ni Ichibi gamit ang kanyang ability. Sa ngayon, si Yuha ay nababalot na ng ink ni Ichimonji. At sa mga hindi pa nga nakapansin, ang Ichimonji ay may kakayahan na palitan ang pangalan o alisin ang pangalan ng anumang bagay na matakpan ng ink nito. Bigyan ko lang kayo ng konting info ka-anime. Sa Bleach ay napakahalaga nga ng pangalan. Kadalasan sa tuwing nakikipaglaban ang mga Shinigami ay binabanggit nila ang pangalan nila. Isa pang point ka-anime, hindi magagamit ng mga Shinigami ang kanilang full power kung hindi nila malalaman ang totoong pangalan ng kanilang Sanpakto. Yuhabaha, o mas mabuting tawagin natin ang dating Yuhabaha. Isa kang kaawa-awa at ngayon bibigyan kita ng bagong pangalan. Shinuchi Shirapuji Ichimonji. Sa ngayon ang pamamaraan na ito ay kilala bilang Bankai. Bago pa ito tawaging Bankai, ito ay kilala din sa tawag na Evolved Sanpakto. Sa oras na mabalot ka ng tinta nito, ang Sanpakto na ito ay may kakayahan na palitan ang pangalan ng anuman. At ngayon, pinapangalanan kita bilang isang itim na langgam. Dahil dito ka-anime, ang kakayahan ni Yuhabaha ay may ihalin tulad na lamang sa isang langgam. Eto na ba yon? Ayon kay Yuhabaha. Tama ka, hanggang dito ka na lang. Magkalayo na ang kakayahan mo sa kakayahan ko sa ngayon. Pagbabayaran mo ang mga buhay ng mga Shinigami na tinapos mo. Biglang lumabas ang isang napakalaking talampakan kung saan ay direktang ang inapakan si Yuhabaha. Di pa nga dito natatapos ka-anime. Dahil may lumabas pa ngang isang malaking palad kung saan ay pinasapa nga lalo si Yuhabaha. Inakala ni Ichibi na nagawa na niyang tapusin si Yuha. Pero habang nakatalikod siya, ay bigla na lamang nagpakawala si Yuha ng kanyang kapangyarihan. Isang pag-atake ang ginawa ni Yuha kung saan ay direktang tumama kay Ichibi. Dahil dito ay napapaisip si Ichibi kung bakit hindi niya mapatay si Yuha. Ayon kay Hushwalt, ang ating hari ay nakikipaglaban na nakasara o nakapikit ang mga mata. Hindi ito dahil sa minamaliit niya ang kanyang mga kalaban. Ito ay dahil sa kailangan ng Seal King. Sa loob ng 900 years ay nabuhay siyang muli o nagkaroon siya ng pulso. 90 years pa ulit para mabawi niya ang kanyang katalinuhan. At 9 years pa ulit para makuha niya ang kanyang kapangyarihan. Kung ang ating hari ay mabuksan ang kanyang mga mata sa oras na binabawi niya pa ang kanyang kapangyarihan, siya ay maaaring mawala sa kontrol ng kanyang kapangyarihan. Dahil dito ay maihigop niya ang kapangyarihan ng mga Eastern Reader. Kung naaalala niyo mga ka-anime, hinigop pabalik ni Yuha ang mga Eastern Reader na nagdulot upang ikamatay nila. At ngayong ka-anime, dahil sa nabuksan na ni Yuhabaha ang kanyang mga mata, ang ibig sabihin lang nito ay nakompleto niya na ang kanyang kapangyarihan at dumating na ang hinihintay nila sa loob ng 1,000 taon. Ayon kay Yuhabaha, bakit hindi siya namatay? Bakit hindi kakaya ng kapangyarihan ko? Bakit ako matatalo? Gusto mo bang malaman ang sagot sa mga tanong mo na yan? Ngayon na nabuksan na ang aking mga mata, ay nagagawa kong makita ang lahat ng malinaw. Mula sa oras na ito hanggang sa hinaharap, ang lahat ng mga kakayahan o kapangyarihan na nalalaman ko ay napunta sa panig ko, na siyang nagbibigay daan upang maiwasan ko ang anumang pinsala na maaaring makasakit sa akin. Ito ang aking kapangyarihan, ang Almighty. Ayon naman kay Ichibi, matatalo ba ako? Mukhang ikinakahiya mo ang pangalan na ibinigay ko sa iyo bilang isang itim na langgam. Paano mo ako matatalo sa kasuotan mo na itim na yan? May kakayahan ka na malaman ang hinaharap. Pero nakalimutan mo ata, ang lahat na itim na kulay ay pagmamay-ari ko. Isang pagkalat ng tinta ang ginawa ni Ichibi ka-anime. Dilim ng takip silim, walang hanggang kadiliman, lumapit kayo sa akin. Halika at uminom ka. Uminom ka nang matapos na ang buhay mo. Tila gumagawa si Ichibi ng isang ritual o isang paghahanda sa isang mas malakas na pag-atake.
Gumawa si Ichibi ng isang pabilog gamit ang kanyang ink at tinawag niya nga ang kanyang pag-atake bilang Foten Taisat Soryu. Ang pag-atake na ito ay magdadala kay Yuhabaha ng walang hanggang kamatayan kahit na ang reincarnation ay hindi maaaring mangyari dahil ipapadala niya si Yuha sa walang hanggang kadiliman ayon kay Yuhabaha. Hindi ba't sinabi ko naman sa iyo na ang lahat ay nakikita ko sa aking kapangyarihan at wala nang silbi ang anuman. Hindi ko na kailangan pang intindihin o gumawa pa ng plano para sa mga pag-atake dahil ang lahat ay nagiging mahina o walang kapangyarihan sa mga paningin ko. Tingin mo pa rin ba wala akong pangalan? Ako si Yuhabaha, ang kukuha ng lahat ng pag-aari mo. Biglang sumabog si Ichibi na tila ang pag-atake niya kanina ay wala pa rin silbi para kay Yuhabaha. Gaya nga ng nakita ko, mamamatay kang tatlong hakbang mula sa kinaroroonan mo. Iniwan ni Yuhabaha si Ichibi na wala ng buhay. Sa kabilang panel, ang lahat ng Zero Squad na natira upang labanan ang mga Eastern Reader ay bagsak na. Sa ngayon, ay papunta na nga si Yuhabaha sa Spirit King o sa Soul King. Pag-usapan natin ang pagkatalo ng Zero Squad. Malamang isa din kayo sa nadismaya sa nangyari. Dahil sa tagal ng pag-aantay mula ng animation na ito, isang beses nga lang nabanggit ang Zero Squad. At inaasahan ng mga Bleach fan, isa ito magiging epic battle. Pero bakit nga ba natalo ang Zero Squad Kaname? Kung iisipin mo ay nomad sila kay Otsu ni Maya o sa lahat ng Zero Squad. Sa katunayan, tinalo silang lahat ni Maya nang hindi gumagamit ng Bankai o Shikai. Ngayon Kaname, paano natalo ang Zero Squad? Ito ay dahil sa Aswalen. Ayon sa paliwanag ni Hashwalk, ang sino man mabigyan ng enerhiya na ito ay mas lalakas pa sila ng higit sa lakas nila. Dahil dito ay maaaring nahigitan nila ang lakas ng Zero Squad. Sa kabilang panel, sa wakas ay dumating na nga ang grupo ni Ichigo sa Soul King Palace. Nakita nila si Ichibi na wala ng buhay. Nagmadali si Inoue upang subukang pagalingin si Ichibi. Ayon kay Ichigo na siya ay isa sa Zero Squad at siya ang nagsanay kay Ichigo, Renji at Rukia. May biglang narinig na boses si Ichigo na tila tinatawag nga siya nito at ipinababanggit ang kanyang pangalan. Binanggit ni Ichigo ang pangalan ni Ichibi Kyosobe. Nang bigla na nga lang lumitaw si Ichibi na parang walang nangyari. Ayon kay Ichibi, sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang pangalan ay nakakuha siya ng kapangyarihan upang ibalik ang kanyang katawan. Ichigo, pigilan mo si Yuhabaha. Nagawa niyang matalo ang Zero Squad. Siguro nga ay nabalik ko ang aking katawan. Pero wala nang oras para antayin kong maibalik ang aking buong lakas. Walang sino man ang may kakayahan na mapigilan siya. Hindi ko sinasabi na tapusin mo siya, kundi pigilan mo siya. Ang Spirit King ang susi ng mundo. Sa kabilang panel ay sinaksak na nga ni Yuhabaha ang Soul King. Ngayon Kaname, ipapaliwanag ko naman sa inyo kung sino ba ang Soul King at bakit kailangan itong protektahan ni Ichigo at bakit siya ang susi ng mundo. Ang kapangyarihan ng Soul King ay napakalakas at walang pag-aalinlangan na siya ay godlike level. Ang Soul King ay hindi pa nakikita ng iba pang mga shinigami. Para sa iba, ang Soul King ay isa lamang simbolo ng Soul Society. Noong unang panahon mga ka-anime, ang lahat ay nabubuhay lamang sa iisang mundo. Sa mundo kung saan magkasama ang mga kaluluwa at mga buhay na tao. Ngunit sa hindi may paliwanag na dahilan mga ka-anime, ay biglangan lumitaw ang mga hollow. Teorya ko lang naman ito mga ka-anime, kung saan nagmula ang mga hollow. Kung maaalala nyo, kung ang isang kaluluwa ay naging masama, siya ay magiging isang hollow. Ang Soul King ay lumitaw at sinimulang patayin ang lahat ng mga hollow upang maprotektahan ang mundo katulad ng ginawa ng mga Quincy. Ngayon pa man, ang pagpatay niya sa mga hollow ay biglang na-interrupt ng mga first set of Shinigami na kalaunan ay naging ancestor of the five noble family, Shihou Clan, Kuchiki Clan, Shiba Clan, Shuneshiro Clan, at Kusumiji Clan. Ngayon mga ka-anime, dahil sa lakas na ipinakita ng Soul King ay natakot ang
ang ilan sa mga Shinigami na darating ang panahon na ang kapangyarihan iyon ay gagamitin ng Soul King sa kanila. Ninais ng isa sa mga noble family na mas mabuti na isil na lang nila ang Soul King. At ang pamilya na may gusto na isil ang Soul King ay ang Tsunayashiro clan. O nga pala mga ka-anime, para sa mga hindi pa nga nakakapanood ng video tungkol sa Tsunayashiro clan, sila ang bumuo ng hybrid na Shinigami na si Hikone na may kakayahan ng iba't ibang species gaya ng Hollow, Quincy at Shinigami. At ninanais din ng Tsunayashiro clan na palitan ni Hikone ang Soul King upang makontrol niya ang lahat. Dahil sa kagustuhan ng mga leader ng Noble Family, lalo na ang Tsunayashiro clan, ay naisil nga nila sa isang Crystal of Ryatsu ang Soul King. Ngunit walang pagpipigil ang Soul King sa pagsisil nila, na para bang alam na niya ang mangyayari at para bang nakatadhana na siya sa part na ito. Dito nga mga ka-anime ay nabuo nga ang tatlong mundo. Ang mundo ng mga tao, ang mundo ng mga Shinigami, at ang Weko mundo, kung saan naman ay nabubuhay ang mga Arrancar. Ano nga ba ang pinakatrabaho ng Soul King? Ang tanging layunin ng Soul King ay upang makontrol ang daloy ng mga kaluluwa na papasok at lalabas sa Soul Society at panitilihin ang daloy na matatag. Kung wala ang Soul King, mawawala ang balanse ng Soul Society, Weko Mundo at Human World. Ang tatlong mundo ay magiging isa. Ayon nga kay Yuha Baha, ito ay magre-resulta sa pagiging isa at ang kamatayan ay hindi na nga nila kakatakutan.